guys. Yan, meron ulit tayong isang video kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano ako kumita sa coins.ph na walang ginagawa. So bagong lahat, so kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, so click mo lang yung subscribe button dyan sa baba para lagi kang updated sa ating mga videos. Okay, let's start. Okay, let's start. Now, punta na tayo ng coins.ph. And mag-enter lang natin yung ating password. Naka-fingerprint password ako. Ayan. So, makikita nyo dito, meron akong PHP na 289.80. So, itong 289 ito, iskinit ko na to. Galing na to sa XRP. Sa XRP natin, papakita ko, yan, meron tayong 2,000 pesos. So, kanina, 2,000 na, ano lang yan, 2,040. So, tumataas na siya, naging 2,067. So, itong price na to is nakadepende dun sa trading price ng XRP. So itong XRP na to is isang cryptocurrency kung saan na tumataas or bumababa yung price according to sa market natin ngayon, same like BTC or Bitcoin or mga Ethereum na cryptocurrency. So makikita nyo ngayon dito is ang price ng XRP is 49 pesos 49.60 pesos sa isang XRP. So yan, tumaas na siya. So makikita nyo rito per hour, ito 1 day, 1 week and 1 month. So dito nyo siya makikita kung tumataas ba or bumababa yung presyo ng XRP. And by the way, nag-invest ako dito sa XRP kasi nakita ko na mabilis ang taas ng price niya every day. Kaya dito muna ako nag-invest. So makikita nyo sa graph. Yan, 49. 49 in the last hour. Pero pag 1 day, makikita nyo yung taas ng price nito. 47, 48. 49. Hanggang ngayon nag 49 na nga siya. So doon tayo kikita. Kung tumataas yung price, tumataas din yung investment natin. Kung gusto mo nang i-buy out or i-sell out itong investment mo rito, so pupunta ka lang dito sa trade, yung tinignan natin kanina. So sa baba may makikita kang sell or buy. So ang sabi nga nila, yung technique lang dito is kapag tumaas yung presyo, magsisell ka na kung gusto mo nang i-sell out itong investment mo dito sa XRP. Tapos pag bumaba naman yung presyo, pwede ka ulit bumili. So doon ka naman magbabay ng XRP dahil doon ka tutubo. So pag binili mo ng mababa, tapos isisell mo siya ng mas mataas na presyo. Okay, so ngayon, yan, papakita ko sa inyo, ito yung price nito ngayon or yung investment ko ngayon. So, titignan natin after 1 day. So, today is, papakita ko sa inyo is, yan, 11. Today is 11, August 11 at 9:04 PM. Okay, so bukas titignan natin kung magkano ulit yung presyo nito, kung tumubo ba tayo or tumubo ba yung pera natin or bumaba yung presyo ng XRP. Yan, time check tayo guys. So
12 AM na or 11:59 dito. Che-check natin ang coins PH. So yun. Kita nyo? Naging 2254.78 na yung balance ko. So kanina nasa 2000 lang yan, di ba? 2070, ganyan, something. So ngayon, tumubo na siya ng around almost 200 pesos. Tingnan natin yung trade. So boom, boom na boom ang XRP ngayon. Umabot siya ng 53 pesos. So malaki na yung tinas, guys. So ganito lang tutubo na yung pera mo. So ngayon, ang gagawin ko rito is kukunin ko ngayon yung 200 na tinubo. So punta tayo ng trade. Yan, punta ko ng trade. Ayan, sa trade. Tapos magsisell tayo ngayon. So kukunin ko yung 200 na tinubo niya. So dito sa pesos, lagay ko 200 pesos. Yan. 200 pesos. So yan yung equivalent na XRP. So ngayon, slide lang natin. Convert. Yan. Converted na kagad sa pesos yung ginawa natin. Ayan, 200. May lumabas na rin. So yan. 200 pesos. Punta tayo ng pesos natin. So nadagdagan ng 200 yung balance natin kanina. So yung 289 natin naging 489 ngayon. Balik tayo na XRP. Yun, dagdagan ulit natin. O, 2086 pa ngayon yung natitira natin. Yan, ganun lang guys. Ganun lang kumita dito sa coins.ph. So nakabase pa rin sa ating market value yung palitan ng cryptocurrency kung saan ka nag-invest. So hanggang sa susunod guys, sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, and subscribe na sa ating channel para sa susunod pa nating video ay isi-share pa ulit ako sa inyo. So thank you guys, and keep safe. God bless to all of you.